Good day mga kasaging, mga ka-farmers, and mga future farmers. Welcome to part 2 of our video, which is the planting stage. Isa sa challenge ng pagtatanim, especially pag malayo ang area mo, ay ang pag-transport ng seedlings. Pero lahat ay nagagawa ng paraan. Lakatan, also known as binangay, ang itatanim natin today. Ito yung usually na nakikita natin sa mga palengke na color yellow-orange na super tamis and super bango na saging. Yung seedlings na itatanim ay galing din sa aming nursery, sa Ricardo's Tissue Culture Nursery. Personally, mas prefer namin na magtanim ng ganyan lang na size, di pa masyadong malaki para mas mabilis ang kanyang recovery sa field. Hinintay muna namin na umulan bago kami nagpatanim dahil kapag walang ulan within 3 days after magtanim at dry na talaga ang lupa ay need na natin magdilig para tiyak na mabubuhay talaga ang ating saging. May tagalagay ng saging sa gilid ng butas, iba din ang tagalagay ng fertilizer at iba din ang tagatanim para systematic tayo. May tinuro sa amin ang papa ko na siyang sinusunod namin until now. Nag-schedule kami ng planting and monthly fertilizer during full moon kasi umuulan talaga the day, during, or after the full moon. Sina Angkol na naka-pink and Angkol na naka-white ang tagalagay ng seedlings. Tapos si Angkol naman na naka-yellow ang tagalagay ng fertilizer. Tatakpan ng kaunting lupa ang fertilizer para hindi masunog ang roots, yan ang tinatawag natin na basal. Ang fertilizer na ginagamit sa pagbasal ay complete 14-14-14 or any fertilizer na mataas ang nitrogen, phosphorus, and potassium content. For today, gumamit kami ng Yaramila Hydran. Ganyan ang way ng pagtanggal ng seedling bag. Isali sa paglagay ang kukupit na pinagtaniman ng saging. After malagay ang seedling, ay ibalik ang lupa pero huwag i-fully cover. Mag-iwan ng kaunting space para pag mag-fertilize ka sa following months ay di ma-flush ang fertilizer mo pag malakas ang ulan. Yan po ang ating last sample video kung paano magtanim ng saging. Hopefully, may na-learn kayo for today's video and hopefully, mas marami pa ang magtatanim kahit pa konti-konti lang or kahit sa backyard lang for personal consumption. And hanggang dito na lang, laging tandaan na pag maitinanim, may aanihin. Thank you so much for watching. Bye!